Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today naman guys, no, i-share sa inyo ni Aftermath TV ano ba yung 10 things, no, or 10 important things na nagustuhan ni Aftermath TV dito sa game na to. At yun din yung I believe, this is just my personal opinion, ito rin yung 10 things kung bakit nga maraming may gusto sa Pixels at bakit nag-boom ang Pixels at bakit yung mga dati naglalaro ng mga card games ay lumipat na nga sa Pixels at full-time na nga naglalaro dito yung iba, no? Hindi na nga naglalaro yung iba ng core game. Instead, full-time at core game na nga ang Pixels ngayon, no? So ito yung 10 things na yun na naniniwala ako na ito yung some of the many reasons kung bakit grabe ang success ng Pixels nga, no? Okay, so pag-usapan natin yung dito sa video na to. Don't forget to like the video, guys. Come on, let's hit at least, no, 40 to 50 likes per video natin. Kailangan natin yan para nga at least lumaki ang community ni Aftermath TV at mas marami pang tao ang makadiscover sa Pixels, no? So, yung like mo, brother, sister, napaka-importante yan. So, give it, come on, like the videos of Aftermath TV. And don't forget to subscribe na rin if you find value sa mga contents na ginagawa natin. Okay, so ano ba yung number one? Siyempre, ang number one is the social feature, no? So ito yung something na talagang wala sa ibang games sa Web3 before, when we were starting. Pero ngayon nga dahil dito sa social feature ng Pixels ay napakaganda, no? Napakaganda guys ng kinalabasan. Kasi nga tingnan nyo dito, no? Tatambay ka lang and then you can say hi or hello. And then mababasa yan ng people around you and then they can interact with you. You can now talk to them through chat. And yun yung isa sa mga social features na napakaganda sa game na to na hinahanap-hanap ng mga Web3 gamers na katulad nga natin, no? So again, kudos to the team of Pixels for that, no? Again, this is a world of chill, a world of social. Kaya nga napaka-importante talaga na makakatambay ka using your avatar and then you'll be able to socialize with the other players in Web3. Okay, number 2 naman guys is of course yung quest, diba? Yung quest natin kasi kita naman natin dito napakadaming quest ng Pixels. Kung ikaw yung player na marami kang berry at malalim ang bulsa mo, then napakadali tapusin ng iba dito kasi yung iba dito nabibili lang naman. Pero if ikaw yung tipong katulad ni Aftermath TV na you're just taking your time, you're having fun with the game, syempre yung mga quest pinatapos nyo ng alam niyo na, ng mano-mano katulad ni Aftermath TV, like for example yung Pop Berry Wine delivery service, yan, tinatapos natin yan, gumagawa tayo ng Pop Berry Wine. So yun yung isa sa mga na-enjoy ni Aftermath TV na wala sa other Web3 games dati, no? Kasi ngayon dati, paulit-ulit lang, repetition, wala ka talagang ginagawa na bago, halos everyday, no? So dito guys, nalilibang ka hindi lang sa pag-harvest ng mga crops mo, but of course by doing the quest, no? So that's another thing na napakaganda dito sa game na to. Kasi nga, everyday you're looking forward to something new, no? To something na magpo-progress ka. Okay, so yun yung number 2 na gusto ni Aftermath TV. Napakaganda ng ginawa nila dito yung quest system nila at I'm sure madadagdagan at madadagdagan pa nga ito. Okay, so number 3, yung exploration naman. Yes, no? So ito yung nami-miss natin sa mga games where you can explore. Although the Pixels map, it's relatively small pa for Aftermath TV. Pero at least, di ba guys, nakaka-walk ka, nakakapunta ka sa north, east, west, south at nakikita mo yung mga friends mo at ayan na nga. Pag nag-explore ka, nakaka-discover ka ng mga shortcut na meron palang daan dito going Carnival. Yan guys, isa sa mga nagustuhan ni Aftermath TV, no, dito sa game na to. Kasi nga, alam naman natin na this is still the chapter 1 accordingly. So we are looking forward sa mga chapter 2 patch nga or version ng map. Sana nga palakihin pa nila at ito na nga, no, sa kaka-explore ni Aftermath TV, meron palang shortcut dun going to the Carnival. Okay, now, number 4. So ano naman yung number 4 na gusto ni Aftermath TV about Pixels, no? So yun yung mga skills, no? Yung progression nila. Kasi kita nyo naman, dito kasi sa game na to, hindi lang isang skill ang namamaster mo, no? Marami kang pwedeng mamaster dito na skills. Like of course, yung farming, cooking, forestry, you have the woodwork. And of course, you have the beverage master at marami pang iba, no? So yun yung maganda dito guys, no? Hindi siya boring in a sense na laging isa na lang yung pinapalevel up mo. Then yun pala, marami pa palang pwede ipalevel up dito nga sa Pixels. And yun yung one of the many reasons why talaga nag-e-enjoy yung mga players at they're looking for other strategies or tactics kung paano nga nila mapapalevel up itong mga skills nila, no? So again guys, kudos to Pixels for doing that. Okay, next. Ano naman yung susunod na gusto ni Aftermath TV dito? Siyempre guys, no, hindi mo wala yung ating total, nandito na lang din tayo. It's of course the Carnival and this is the number 5 na gusto ni Aftermath TV dito sa Pixels. Kasi nga, you have a lot of events, no?
dito sa Carnival, kita nyo naman, may mga events pa nga sila, no? Aside sa Carnival, yung mga energy party na ginagawa nila randomly, no? On the different parts of the map. Kaya make sure member kayo ng Discord server ni Pixels para at least updated kayo. So that's another good thing about the game kasi other than the progression nila and of course yung quest system nga nila, you also have games here, no? And sikat na sikat pa nga talagang left and right nila dito. Okay. Moving on to number 6. So ano ba yung number 6 na gusto naman ni Aftermath TV dito sa Pixels? Number 6 is about the structures naman. So gusto ko yung pagkaka-layout ng Terra Villa, no? So again, may mas i-improve pa to, naniniwala ako doon. Kasi nga syempre alam naman natin this is just again, no? 1 year pa lang yung game but ngayon lang sila nag-boom. I'm sure nagkaroon na sila ng additional funds to improve the Terra Villa map, no? So pero as of now, very, very nice siya. Maganda yung pagkaka-layout niya. I would say this is good, no? So, ito yung isang pang-anim, no? Na nagustuhan natin dito nga sa Pixels. Kita nyo naman, no? Picture perfect ang Terra Villa. So, again, kudos to the team of Pixels. Okay, number 7. Ano naman yung number 7 after ma-TV? Dito tayo pupunta sa theater, no? So, sa theater, guys, meron silang weekly AMA. Yun yung isa sa nagustuhan ni after ma-TV. And another thing, pag during weekly AMA, meron kang energy boost, no? So every time na merong weekly AMA, yung mga developers dito or ask me anything nga, pwede kayo pumunta dito to watch. No? So weekly nila ginagawa yan. Gusto ni Aftermath TV kasi yung developers or yung heads ng Pixels, nagpapakita talaga sila and they're reaching out to the community. And that's a very positive sign going forward para sa game na to. Okay, number 8, let's do this naman. Number 8 is of course yung daily free items nila. No? So alam naman natin everyone na merong daily free items dito nga, no? Sa Pixels and yun yung isa sa mga gusto natin dito kasi nga very free to play or non-VIP friendly ang game na to, no? So all you have to do is go again to the post office, ayan, and of course meron din tayong free items nga sa decor pag ginawa mo yung quest nga ni Honor Bound, pero ang maganda dito for the free to play player, meron kang free daily items nga, no? Or daily free items, ayan na nga guys, this is the number 8 na nagustuhan ni Aftermath TV sa game na to. So napaka-importante nito especially dun sa mga starting pa lang sa game na to kasi makakatulong sa kanila yan. So kita nyo naman guys, no, malapit na nga natin makuha yung next package natin. It is after every 24 hours nga. So ito na siya guys, kukunin na ni Aftermath TV. Let's go. Let's go. Ayaw pa nga niya ibigay at nagkaroon nga tayo ng plus 1 farm charm crystal. Okay, so number 9 naman tayo. Number 9 guys is of course, ang isa sa nagustuhan ni Aftermath TV dito is of course the land NFT. Yes guys, narinig nyo ng tama si Aftermath TV kasi nga out of all the land NFT dito nga sa Web3 as of this recording, as of now guys, ito talaga ang pinakamaganda ang utility ng land ngayon. No? So tinalo pa niya yung core game nga o yung ibang sikat na mga land games nga dito nga sa Web3. No? So napakaganda, I would say napakaganda talaga ng utility ng land dito kasi nga aside sa yung kanyang potential na for you to acquire additional NFTs and to earn berries, syempre nakakapag-get together pa nga yung tropa dito sa land NFT mo. At pwede mo siyang i-design para nga maganda ang party-party nyo dito sa land NFT nyo. And basically guys, it-attract other players of course to also visit yung land NFT. And that's a utility guys. So imagine nyo, people are going to your land, tinitingnan nila yung design mo, they're hanging out, they're socializing dito nga sa land mo. So that's a very, very good utility of the land, and this is one great, no, not good but great example of a land NFT. And I would say kung si Aftermath TV bibili siya ng NFT in the future, I would go for land NFT in Pixels, not to earn or not to acquire NFT but of course to gather my friends and socialize in my own land NFT nga. Pero for now syempre hindi naman bibili si Aftermath TV. Okay, so that's number 9. And what's the last? So syempre inuunahan ko na kayo, the last but not the least is of course free to play ang Pixels. Yes, narinig niyo ako ng tama. Pixels is a free-to-play game and syempre guys, pag free-to-play game, laging masaya. Syempre, masaya ang libre, di ba? Syempre, you can now go inside the world of Terra Villa or Pixels and you can play agad-agad. All you have to do is to have a wallet and then connect your wallet to the game and then makakapaglaro ka na nga. So that's the best, no? This is something really good pagdating sa isang laro na libre mo siya ma-access and then pagka nagustuhan mo yung game, then that's the only time you'll decide if you will further progress, no, or invest your hard-earned money in a game. Pero for now, no need to invest kasi nga it's a free-to-play game. You can enjoy it with your friends. Explore the world of Terra Villa or Pixels nang libre. Wala kang gagastusin. Okay guys, so kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to subscribe to Aftermath TV. Like the video and share it to your friends. Maraming maraming salamat po and see you all in the next content. Bye-bye.